Jeremias, Ikawalong Kabanata. At sinabi pa ng Panginoon, sa mga panahong iyon, kukunin sa mga libingan ang mga buto ng mga hari, ng mga pinuno ng Huda, pati na ng mga pari, mga propeta, at mga mamamayan ng Jerusalem. Pagkatapos ikakalat ito sa lupain na nakabilad sa init ng araw, sa liwanag ng buwan, at mga bituin na kanilang minahal, pinaglingkuran, sinunod, sinanggunian, at sinamba. Hindi na muling titipunin ang mga buto nila, ni ililibing, kundi ikakalat sa lupa na parang dumi. Ang natitirang buhay sa masamang bansang ito ay ipapangalat ko sa ibang mga bansa, at doon ay gugustuhin pa nilang mamatay kaysa sa mabuhay. Ako ang Panginoong makapangyarihan, ang nagsasabi nito. Ang kasalanan at ang kaparusahan. Sinabi sa akin ng Panginoon na sabihin ko ito sa mga tao. Kapag naligaw siya, hindi ba't muli siyang bumabalik? Pero kayong mga taga-Jerusalem, bakit patuloy kayong lumalayo sa akin? Bakit ayaw ninyong iwanan ang mga Diyos-Diyosan na dumadaya sa inyo at magbalik sa akin? Pinakinggan kong mabuti ang mga sinabi niyo, pero hindi tama ang mga ito. Walang sino man sa inyo ang nagsisi sa inyong kasamaan. Wala man lang nagsabing, ano ba itong ginawa ko? Sa halip, ang bawat isa sa inyo ay naging mabilis sa paggawa ng kasalanan na parang kabayong papunta sa digmaan. Nalalaman ng tagak, ng kalapati at ng langay-langayan kung kailan sila lilipad patungo sa ibang lugar at kung kailan sila babalik. Pero kayong mga hinirang ko ay hindi alam ang aking mga tuntunin. Paano ninyo nasasabing marunong kayo? Dahil ba alam ninyo ang mga kautusan ng Panginoon? Ang totoo, binago iyon ng inyong mga guro. Mapapahiya ang mga nagsasabing sila ay marurunong. Matatakot sila dahil bibihagin sila. Itinakwil nila ang mga salita ko. Gagawin ba nila ito kung talagang marunong sila? Kaya ibibigay ko sa iba ang mga asawa at mga bukirin nila, sapagkat maging mga dakila man o mga dukha ay pare-parehong naging sakim sa pera, pati na ang mga propeta at mga pari. Hindi nila siniseryoso ang paggamot sa sugat ng mga mamamayan ko, kahit malubha na ito. Sinasabi nilang mabuti ang lahat kahit na hindi ito mabuti. Ikinakahiya ba nila ang mga ugali nilang kasuklam-suklam? Hindi, sapagkat wala na silang kahihiyan, ni hindi nga namumula ang kanilang mukha sa kahihiyan. Kaya ako ang Panginoon ay nagsasabing mapapahamak sila katulad ng iba. Ibabagsak sila pagdating ng araw na parurusahan sila. Lubos ko silang lilipulin at sisirain ko ang mga bunga ng kanilang mga ubas at igos. Pati ang mga dahon nito'y malalanta. Ang mga ibinigay ko sa kanila ay mawawala. Pagkatapos sasabihin nila, ano pa ang hinihintay natin? Hali kayo, tumakas na tayo papunta sa mga napapadirang lungsod at doon na tayo mamatay. Sapagkat hinatulan na tayong mamatay ng Panginoon na ating Diyos, parang binigyan niya tayo ng tubig na may lason para inumin, dahil nagkasala tayo sa Kanya. Naghintay tayo ng kapayapaan, pero walang dumating na kapayapaan. Naghintay tayo ng kabutihan, pero takot ang dumating. Ang singhal ng kabayo ng mga kaaway ay naririnig mula sa Dan. Sa mga halinghing pa lang ng mga kabayo nila, nanginginig na ang buong lupain. Dumating sila para wasakin ang lupain ito at ang lahat ng naririto, ang mga lungsod at ang lahat ng mamamayan nito. Sinabi ng Panginoon, makinig kayo, magpapadala ako ng mga kaaway na parang mga makamandag na ahas na hindi napapaamo ng kahit sino at tutuklawin nila kayo. Pagkatapos sinabi ni Jeremias, hindi mapapawi ang kalungkutan ko. Nagdaramdam ang puso ko. Pakinggan niyo ang iyakan ng mga kababayan ko na naririnig
sa buong lupain. Sinabi nila, wala na ba ang Panginoon sa Jerusalem? Wala na ba roon ang Diyos na hari ng Jerusalem? Sumagot ang Panginoon, bakit niyo ako ginalit sa pamamagitan ng pagsamba niyo sa mga Diyos-Diyosang walang kabuluhan? Sumagot ang mga tao, tapos na ang anihan, tapos na rin ang tag-araw, pero hindi pa kami naililigtas. Nagdaramdam ako dahil sa nararanasang hirap ng mga kababayan ko. Nagluluksa ako at natitigilan. Wala na bang gamot sa Gilead? Wala na bang manggagamot doon? Bakit hindi gumagaling ang sugat ng mga kababayan ko?